Precious Hearts Romances, Sweetheart 2, Lavender Lace by Marta Cecilia. Copyright 1997 by Precious Pages Corporation. Narrated by Hosen. Chapter 1. Sa likod ng makakapal na halaman sa likod ng science building, ay maririnig ang mga kaluskos at ungol ng babae. Bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni Ton sa tila kinakapos na paghinga. Subalit hindi sumasagot si Rigo. Hindi gustong mawala ang konsentrasyon sa ginagawa. Sa kabila naman ng mga halaman ay sumigaw ang kaibigan niyang si Arnel. Rig, ano ba? Hindi pa ba tapos yan? Andyan na! Sagot ng binata na halos pangapusan ng hininga. Nandoon na siyang talaga. At kung hindi nga lang sila nagmamadali, ay ibabagsak at ipapahinga pa niya ang katawan sa ibabaw ng katawan ni Shirley. Mabilis siyang tumayo at inayos ang sarili. Ipinasok ang polo shirt sa maong. Sorry, honey. Naghihisterya na si Arnel. Aniya nang umisi at bahagya pang humihingal. Sumunod nang tumayo si Shirley at pinagpagan ng damo ang palda. Hindi ko talaga maintindihan ang pagkahibang mo, Rig, sa anak ni Mr. Bernardino, nakasimangot na sabi nito. Ni hindi ka nga yata kilala ng babaeng yun. Ngumisi ang binata habang izinizipper ang pantalon. Problema ko na yun. Napakadaling magpakilala. Kumukuha lang ako ng tiyempo. At saka, ano ba ang nirereklamo mo? Di ba at naibigay ko naman ang gusto mo ngayon? Sa bahagyang liwanag na nagmumula sa malayong poste ay nakita ni Rigo na sumimangot si Shirley. 16 lang si Lacey, Rigo. At 21 lang ako. Yes, 21. But you screwed like a... Hindi na ituloy ng babae ang sasabihin dahil humagalpak ng tawa si Rigo. Thanks to you. Kumislap sa bahagyang liwanag ang mapuputing ngipin ni Rigo. Kinuyo mang kamao at banayad na isinuntok sa pisngi ni Shirley. Muling sumigaw si Arnel. Rig, hindi na natin aabutan ang interview. Mananalo si Lacey. Natitiyak ko. Bakit hindi? Ang isang bahagi ng building sa high school ay donasyon mula sa daddy niya. Naiinis si Shirley kaya nasabi iyon. Bagaman, may bahid ng alinlangan ng tinig dahil hindi bilihan ng balota ang contest sa pagpili ng Miss St. Ignatius College. Nagseselos ka lang. Sa reputasyon mo rito sa campus, mabuti kung papatusin ka nun. Bukod pa sa saksakan ng mata pobre si Mr. Bernardino, angil ni Shirley. Hindi yon pinansin ni Rigo. Sa halip ay tinapik sa balakang ang dalaga. Hanggang sa muli, at mabilis na lumabas sa mga halaman. Inabot mula sa kaibigan ng jacket. Kung hindi mo lang ako susuntukin, ay iniwan na kita. Si Arnel na hinabol ang mabilis niyang mga hakbang. Buti alam mo, nangingiting sagot niya. Ang auditorium ang pinagdausan ng pinakamaringal na okasyon ng eskwela. Taon-taon ay pumipili ang kolehiyo ng Miss St. Ignatius College. Bawat department ay may representative. Isa sa commerce, isa sa education, engineering, at ang iba pang department sa college. At isa rin sa high school na ang contestant ay dapat na hindi bababa sa 15 ang edad at nasa senior year. Isa itong beauty contest na hindi paramihan ng balota. Ang ilan sa mga judge ay nanggagaling pa ng Maynila at karaniwan ng mga kilalang personalidad. Puno ng tao ang auditorium at nakikisiksik ang dalawa. Isang contestant mula sa education ang inabutan nilang ini-interview. Miss Lariosa, do you think you are beautiful enough to win in this contest? Ang MC na inabot sa contestant ang isang mikropono. Matamis na ngumiti ang 18-anyos na contestant. Of course, sir. Marahil ay wala ako dito ngayon kung hindi ko taglay ang kagandahang hinihiling ng pa-contest. Hinagod ng tingin ng MC ang dalaga at ngumiti. Sumasang-ayon ako sa sagot mo, Miss Lariosa.
At natitiyak kong ganoon din ang ating mga judge at audience. How do you define love, Miss Lariosa? Love? Ulit nito at sandaling nag-isip. I have never been in love, sir. Kaya hindi ko mabigyan ang gustong kahulugan ng salita. Pero ang masasabi ko ay isa itong damdaming lagi nang umaalipin sa bawat tao. Nagpalakpakan at naghagik-gikan ang isang grupo na marahil ay mga classmate at kaibigan ng dalaga. Kilala ito sa pagiging playgirl. Thank you very much, Miss Education. Anang MC at inabot nitong muli ang mikropono. Lumakad ang contestant patungo sa likod kung saan naroon ang iba pang mga kandidata. Nagpatuloy ang MC at binasa sa ibabaw ng podium ang pangalan ng susunod na tatawagin. Magaganda at mahuhusay sumagot ang ating mga contestant. Tiyak na mahihirapan ang mga judge sa pagpili ng mananalo. Ngayon naman ay tawagin natin ang isa pang contestant from the high school department, the youngest contestant, Miss Lacey Bernardino. Tahimik na lumakad si Lacey patungo sa MC. She's wearing an off-shouldered rose-yellow gown with soft lace ruffles sa laylayang dalawang layer na skirt at bagay sa edad niya. Kinuha ang mikroponong inabot ng MC na isang faculty member ng college department. You're only 16, Miss Bernardino. How do you think you will fare with the other candidates? Bahagya siya nagkibit ng mga balikat, kasabay ng pagngiti. Fairly well. Pareho ang tanong, Miss Bernardino. Do you think you're beautiful enough to win in this contest? Sinulyapan ng dalagita ang audience at ang mga judge sa harap bago sumagot. Beauty is in the eye of the beholder. The judges will decide who is the fairest among us all. Bahagyang ikiniling ng MC ang ulo at ngumiti. Do you have a boyfriend, Miss Bernardino? Umiling si Lacey. Crushes? Dagdag na nagtatanong. She smiled softly. Some? Naintriga ang MC. Some? Pwede mong sabihin ang isa o dalawa sa mga crushes mo? Itinuon ng dalagita ang paningin sa paligid. Hindi alam kung bakit siya sumulyap sa audience. May hindi tiyak na hinahanap ang mga mata. Sa pagitan ng maraming estudyante at mga bisita, sa kanang bahagi ng auditorium ay nahuli ng kanyang paningin ang isang pares ng mga mata, dark and expressive, watching her with a challenge in his eyes. Ilang beses na ba niyang nakita ang mga matang iyon na hindi sinasadyang nahuhuli niyang lagi nakatitig sa kanya from a distance. Sa school canteen, sa library, sa mga shaded bench, at sa iba pang lugar na hindi niya matiyak kung bakit naroroon ito, gayong magkaiba sila ng antas. They were both stealing glances with each other from afar. Noong una'y inisip niyang hindi sinasadya ang minsang pagsasalubong ng mga paningin nila. Isang beses na nasa library siya. Pero minsang nasa kantin siya, kasama ang best friend at classmate na si Ida, ay naroon ito. 3 tables away from their table, kasama ang dalawang barkada, lalaki at isang babae na nakadikit na halos dito. Sa pagitan ng pag-inom ng soft drinks, ay hindi nito itinatagong tinititigan siya. Ganoon din ang babaeng kasama nito na sabi ni Ida ay kapitbahay nito. Pinaghalong inis at amusement ang nakikita niya sa mukha ng babae. At ngayon nga ay hindi niya inaasahang naroon ito at nanonood. Beauty contest just isn't his style. Kasabay ng hindi maipaliwanag na pag-overspeeding ng tibok ng puso niya, ay agad na iniwas ng dalagita ang paningin at ibinalik sa MC. Elvis Presley and Antonio Banderas. Wala sa loob na sagot niya na nagmamadaling paraan. Kung obvious yon sa pandinig na lahat, ay wala siyang pakialam. Napataas sa mga kilay na nagtatanong. Very typical sa mga teenagers. Now, how do you define love? She pouted her lips a little na parang nag-iisip. Hindi niya gustong ibaling ang paningin sa dakong iyon ng auditorium.
Nararamdaman niya ang mga titig nito. Maraming uri ng pag-ibig, but my kind of love is long, suffering, and kind. Does not look for its own interest. Hindi nagbibilang ng mga kamalian, but hopes and bears all things. Isang matunog na palakpakan ang narinig mula sa audience na ang pinakamalakas ay nanggaling sa high school department. Si Rigo ay tahimik na nakatitig lang sa dalagita. Sinadya ba ni Lacey na mapatingin sa dako niya? Naihinto ang tingin sa kanya? Did she take notice of his presence already? May bahagyang pag-asang nadama ang binata. A very matured definition para sa isang 16 years old. Thank you, Ms. Bernardino. Tatlong contestant pa ang sumunod na tinawag at tinanong ng pare-pareho. At pagkatapos ng mahabang sandali, habang hinihintay ang resulta mula sa mga hurado, ay sinabi ng MC ang mga premyo. 2 taong scholarship, 5,000 pesos worth of gift certificates, at ang karangalang maging Miss St. Ignatius College sa loob ng 1 taon. Pahayag nito. Makalipas ang ilang sandali, ay isa sa mga judge ang pumanhik sa stage at iniabot sa MC ang sobre. Tulad ng alam ng lahat, hindi tayo pumipili ng runner-ups. Iisa lamang ang mananalo at yon ang tatanghaling Miss St. Ignatius College. Unti-unti ang ginagawang pagbubukas nito ng sobre. Nang mabuksan ay kinuha ang kapirasong papel at binasa. Ngumiti ito. Ito ang 2 pagkakataon sa pagkakatanda ko na may nanalo sa department na ito. Ang huli ay mahigit 5 taon nang nakalipas na pinanalunan ni Kimberly Antonio na isa na ngayong may bahay ng dati ring alumnus, si Renz Marzan. Payag nito sa pag-iisip ng ibang mga estudyante. Ang ibang mga nakatanda ay naghiyawan at nagpalakpakan. Ang mga teacher ng high school department ay sabay-sabay na nagpalakpakan. Our winner, ladies and gentlemen, tambol ng dramang maririnig. Averaging a score of 90.8 ay galing sa high school department, Miss Lacey Bernardino. Palakpakan at sunod-sunod na pagkakaingay ang umiral sa loob ng auditorium habang ibinibigay na nakaraang winner ang korona at sentro kay Lacey. Rig, nanalo ang bata mo, siko ni Arnel sa kaibigan na hindi sumagot at nananatiling nasa stage ang mga mata. Maya-maya'y nakisiksik si Rigo sa karamihan upang makalapit sa stage. Pagkatapos ng paglalagay ng korona at kuhanan ng larawan ay bababa si Lacey at gusto niyang kamayan ng dalagita. Bukod sa mataas at malaki si Rigo, ay kilala siya ng karamihan sa mga estudyante kaya madali siya nakakasiksik. Ang iba'y tinatapik siya at nanunukso. Sa may ibaba ng hagdan, siya nanghintay kasama ng iba pa. Si Lacey ay hawak-hawak sa braso ng daddy niya, pababa ng sementadong hagdan na may 4 baitang. Nasa huling baitang na siya nang marinig niya ang malalim na tinig na yon. Congratulations! Nag-angat ng ulo ang dalagita. Mukha ni Rigo ang nasa harap niya na iniabot ang kamay. Sandali siyang hindi nakakilos. She inhaled softly. Sa wakas, nakaharap niya ng malapitan ng binata. She was only seeing him from a distance. So, this is the infamous Rodrigo de la Serna. Up close, devilishly handsome. Ex-scholar, star player, hot-tempered on and off court. Playboy numero 1. Pinanggigilan at kinaiinggitan ng kapwa lalaking estudyante. Pero tila langgam ang mga babae na nakapaligid dito. At tulad ng dati, wearing his famous tight jeans and leather jacket, may ilang hibla ng kulot na buhok ang bumagsak sa noon nito. His lips twisted a little in a very sexy smile. Very similar to that of the King of Rock, Elvis Presley. During the 60s na ang malaking poster ay nakadisplay sa kanyang kwarto. Humigpit ang hawak ng daddy niya sa kanyang braso, kasabay ng tikhim at matalim na sulyap kay Rigo. Mabilis niyang tinanggap ang kamay ng binata na nakalahad. Subalit sa halip na kamayan siya, dinala ito ng binata sa mga labi. Oh,
Mahinang bulalas niya. You don't shake hands with the crown princess. You kiss it. Marahang wika ni Rigo, intended for her ears only. Pero sa dami ng mga naroroon, ay tiyak na narinig ng mga ito. Thank you. Tugon niyang ibig himatayin. Lahat halos ng mga estudyanteng babae sa campus ay naghahangad na mapansin ni Rigo. Hinila na siya ng daddy niya palayo. Maraming sumalubong at kumamay. Teachers, classmates, friends, at kung sino-sino pang hindi na niya matandaan. Crazy, pero hindi niya gustong ibigay ang kamay niyang hinagkan ni Rigo. At baka mawala doon ang init na naramdaman niya kaninang dalhin ng binata ang kamay na iyon sa mga labi nito. Pilit siyang lumingon sa karamihan ng mga tao upang muling masulyapan ito, pero wala na ang binata roon. At nangihinayang siya ng ganoon lang kadali ang pagtatagpo nila. She was intrigued by him at hindi iilang beses na ginusto niyang panoorin maglaro ito, pero dumarating sa takdang oras ng uwian ang sundo niya. Hindi papayag ang daddy niya na maatraso siya ng uwi. Malayo siya sa grupong ginagalawan ni Rodrigo de la Serna. Nasa 3rd taon nito sa mechanical engineering, out of her league. Nasa high school siya. Bata kung tutuusin kumpara sa mga dalaga na kapaligid dito. Maliban sa mga panakaw na sulyapan nila sa isa't isa, ay hindi sila magkakilala. At hindi niya inaasahan ang ginawa nito ngayong pagbati. Hindi niya gusto ang pagsali sa contest na ito. Hindi siya mahilig sa ganitong uri ng kompetisyon. Pero hindi niya matanggihan ang principal nila na siya ang napiling representative in favor of Ida. Dalawa sila ng kaibigang pinagpilian kung sino ang ilalahok. At nagpakatanggi-tanggi siya dahil baka makaapekto iyon sa kanila ni Ida. But the principal approached her father. Pero ngayon ay kinagagalak niya ang pagkakasali at higit sa lahat ay ang pagkakapanalo. Kung hindi dahil doon ay hindi siya lalapitan ni Rodrigo de la Serna. Sana'y gumawa ng paraan si Rigo na magkita silang muli. Sana'y pansinin siya nito. At sana'y higit pa sa pagsulyap-sulyap ang gawin ng binata.